Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So, nandito tayo ngayon. Maglilinis tayo ng bike. Ayan. So, sobrang puti kasi galing tayong Komodo Trail. Ayan. Nagmukha siyang fat bike nung pauwi tayo. Kaya lang, habang pauwi tayo, tumatalsik na yung putik sa akin. Ayan. So, kaya ngayon, ayan, Thursday, last Sunday tayo nag-Komodo eh. Medyo masakit yung katawan ko dahil doon sa Komodo Trail na yon. Medyo naka-recover na tayo, kaya maglilinis tayo ngayon ng bike. Kita nyo naman, kadumi guys, oh. Ayan. Napakadumi, napakaraming putik. Ang proseso ng paglilinis natin, guys, gagamit tayo ng pressure washer. Ayan. Gagamit tayo nito. Pero kung wala naman kayo nito, guys, pwede naman. So, unang-una, kailangan muna natin siyang basain. Basain lang natin ng tubig para lumambot yung putik. After nun, saka natin siya sasabunin. Gamit din ito. Tapos, pangatlo, saka natin siya pupunasan. Ayan. Tapos, kus-kus-kus-kus ng mga langis. Mga natirang putik. Yun. Tapos, babanlawan natin. Ayan. So, ano pa hinihintay natin, guys? Tara, linis na tayo. So, guys, babasahin muna natin para lumambot yung putik. Halos 4 na araw natin ito din nagamit, kaya napakatigas na ng putik. So yan guys, malambot na ang ating putik. So after nyan, bubugahan na natin. So iwas lang kayo guys sa ano, iwas lang kayo sa mga may bearing. Kita nyo yung pag-usik ko. Shower lang. Tapos ngayon, tatanggalin na natin ng mga putik. Iwasan nyo guys na matagal doon sa bearing ha. Sa gaya dito, iwasan nyo. Pwede nyo daanan pero huwag nyo bababaran. Guys, kabila naman tayo. So, napaka-putik na guys, oh. Sa mga wala nga palang pressure washer, guys, marami nang ano ngayon, yung 5 piso, yung self-service na car wash, yung 5 pesos. So, pwede na lang kayo doon maglinis. Mas mapapadali ang trabaho natin. Pero kung wala, pwede nyo naman mano-mano. Ayan. Guys, after natin na mabugahan, ayan, kuha tayo ng brush saka sabon para mabrush natin at masabon natin itong ating bike. Ayan, gamit tayo guys ng tubig. Ayan, tubig na may Joy o kaya dishwashing liquid. Tapos brush para sa kadena, cogs saka sa mga singit-singit. Ito naman foam para dito sa ating frame. Ayan, so simulan natin. So punasan lang natin ng maigi guys, lahat. Uy, lumuwag yung cage natin guys.
Siguro sa kada tatatalon-talon tayo. Yan, talon-talon-talon-talon tayo kasi yan, lumuwag tuloy. Yan, saka advice ko guys, kung magte-trail kayo, babaan niyo yung upuan. Ang problema, magagasgasan yung seat post. Kasi ibababaan niyo eh. Kaya yung sa akin, nagasgasan eh. Kaya lang, sarap naman magtalon-talon. Promise guys, sarap. Yan, so tapos na natin punasan guys ng foam. Dito naman tayo sa brush. Itong brush, para to sa mga hindi inabot ng foam. So maglilinis din naman tayo guys. Lahatin na natin. Kaya lang, may sumpa daw eh. Kapag naglilinis ng bike, umuulan. Ayun ang sumpa. So yung brush guys, para to sa singit-singit. Ayan, balik na rin natin para makita nyo guys. Kukuha natin yan, yung mga singit-singit na yan. Yan. So dito ko lang madalas ginagamit ang brush. Yan sa disc rotor, saka sa caliper. So dito sa kadena guys, medyo maitim na yan, kita nyo. So gagamit lang tayo ng brush. Tsaga-tsaga lang guys. So pwede nyo paikutin para hindi na kayo mag-brush-brush ang itim. Yan. So habang pinalalambot natin, dito muna tayo. Nakita nyo guys, napaka-itim oh. So ang tagal na natin hindi nalinis to. Tapos nag-trail pa tayo. Yung pulley guys, meron yang mga namuo-muo. So, pwede nyong kuskusin ng brush yan. Pwede rin ng foam. Malaga, malinis. Yan, so medyo maitim na eh, maitim. First time ko lang kasi malinis to guys mula nung nabili ko. Siguro nabili ko to ng June. Tagal na pala nung huli ko tong nabili. Mula noon guys, hindi ko to nalinis. Promise. Kaya pala ganito kaitim. And guys, para mas madali, ilagay natin sa pinakamalaking tags. Para mas madali nating maalinis. Ayun 'yo. Kagaya nitong nasa maliit na cogs, hindi siya makusot. Yan guys, mas madali maglinis kapag nasa pinakamalaking ngipin yung kadena. Ayan, nakabuka kasi itong RD natin.
Nadali natin siya makukuskos. Hindi kagaya kanina. Naka masikip siya. So palagay ko okay na to. Masyado lang siya matagal talaga hindi nalinis. Mula nung nabili ko to guys, hindi ko pa to nililinis. Ngayon pa lang. Siguro ko hindi dahil sa Komodo, hindi ko to nalinis. So ayan guys, na-brush na natin na foam gamit yung sabon. Babanlawan na natin siya ngayon. Ayan guys, nasabon na natin. At natanggal na natin yung mga buo, yung mga natirang maliliit na putik-putik. Nalinis na rin natin yung kags sa kayong kadena. Magbabanlaw na tayo. Guys, linis na. Ayan. So, kung nagusto mo yung video guys, huwag kalimutan pindutin ng like. Siyempre, comment. Ayan. Tapos sa mga suggestion. Ayan. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button guys. Road to 5,000 na tayo. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.